Jesus, nakikita natin physically, nakikita natin. Naniniwala tayo sa Kanya. Alam natin kung sino siya. Anong gagawin mo kaya? Baka yakapin mo. Baka hindi mo siya iwanan. Amen? Amen. Pero, sila hindi naniniwala sa Kanya. Even the disciples, they don't believe Him. Some of their obese disciples, they don't believe Him. Amen? May doubt sila lagi. Sabi dito, ngayon wala na si Jesus. Nasa langit na siya. Inaantay na lang niya ang panahon para bumalik siya rito. Pero nag-iwan siya ng pamana. Anong mana na yun? His words. Amen. His words, yun ang pamana. Amen. Sa John 6:63. My words are not. The words I have spoken to you are spirit. Buhay ang mga salita ng Diyos. Amen. And what else? Life. They are life. Hallelujah. Kung walang word of God sa iyo. Oh, thank you, Jesus. You have no life. Amen? Amen. You have no life. Mas ganyan gawin mo, kapatid. Yes, Lord. Amen. Once na tao, ang tao, walang salita ng Diyos sa kanya, forget about it. Ganyan lang kasimple, kapatid. Sana pa, yun lang pa importante ang Word of God sa buhay ng tao. Amen? Amen? At sa verse 9, sa verse 9, at once, basahin natin kapatid, at once, the man was cured. Amen? Amen? Amen. He picked up his mat and walked. At once, kaagad-agad. Amen. Kaagad-agad. Amen? Amen. Walang paligoy-ligoy. It shows here, the power of Jesus through His words. Amen. It was the authority. He has the authority in healing and salvation of our physical body. Amen. 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 Jesus has the only authority. Amen. Amen. In healing Amen. And salvation of our physical body. In Hebrews 13:8, noon nagpapagroon siya. Pero walang naniniwala sa kanya. Hanggang ngayon, nagpapagaling. Sa Hebrews 13:8, He is the same yesterday, today, and forever. Amen? Amen. Sa verse 10,